Okay. Medyo malas ta ngayon. Anong oras na ba? 10:17 na sa gabi sa Pilipinas. Kasi kaninang umaga nabangga tayo gamit yung sasakyan ng opisina namin. Bios. Medyo grabe yung damage talaga ng yung ilaw niya basag, yung headlight niya basag, yung signal light tsaka yung bumper. Pero kahit malas tayo ngayon, ligtas naman tayo. At ito first time ko yun na naranasan na nadisgrasya, yung banggaan talaga. Pero buti na lang hindi tayo nasaktan, at saka yung kasama ko. Ang hirap kasi i-explain nung nangyari. Kasi siya hindi ko lang alam paano niya naisip na mag-counter. Yung nag-crossover. Namangga siya, namangga namin. Pero based sa investigation naman, pabor naman namin yung investigation kasi hindi naman namin kasalanan yun. Kasi nag-cross siya eh. Bigla siya nag-cross. Under green light. Dapat sana nag-stay na lang siya doon sa center lane. Iwan ko lang kung anong iniisip ng driver. Bakit? Ang isa ko lang naisip, gusto niya makauna kasi libre kasi yung dinaanan namin eh. Yun lang yung naisip ko. Pero yun, sa investigation ng pulis naman, okay naman, nasa amin yung panig. Kasi kasalanan naman yan talaga eh, kahit siya yung nabangga. Talagang sabog yung harap namin. Pero salamat na din sa awa ng Diyos, ligtas kami. Yung sasakyan lang talaga yung napuruan. Ito yung dala ko ngayon. Buti pinadala pa ako ng sasakyan. Ito iba naman yung sasakyan ko. Commuter van. Dapat sa matutong mag-drive dyan, dapat mag-ingat-ingat. Tapos kung marunong na kayo, tapos nandito kayo sa city, maraming inkwentro, maraming nagda-drive, iba-iba yung speed ng pagtatakbo nila, so hindi mo talaga maiiwasan yun. Kahit nga hindi ka mabilis, may sasalpok sa'yo. Pero ingat. Tapos sa mga intersection, yung saan yung mga ruta mo, saan ka mag right turn, mag U turn. Kasi kadalasan kung hindi ka talaga matindi yung mindset mo sa pagda-drive, saan ka pumunta, dapat nasa tamang lugar ka dapat. Katulad ng kanina, sabi ng nung driver, gusto niya mag kasi nag-iba yung ruta niya, so yun, nagbigla siya ng crossover, yun, nagsalpok sa amin.
Pero hindi man parang sa akin hindi talaga yung ruta niya. Nasa pareho lang kami yung ruta namin patungo ng city talaga, Cebu City. Dapat kasi noon, dapat kung nasa center lane ka na at yung ruta mo naman nasa malayo pa talaga, kasi crossing yun kasi. Yung nangyari kasi dito kumudaan talagang libre, pero okay naman kasi go na kasi, so pwede ka na duman dun unless kung nag red light pa siya, so dapat nasa right lane ka at saka sa center lane, dapat dugtong ka lang sa sana una sa iyo, tapos kung mag green yun, sabay ka lang, hindi yung bigla ka lang mag crossover, hindi mo alam mayroong paparating na sasakyan na sobrang bilis nagpatakbo yun, katulad sa amin kanina. Medyo naapakan naman yung rain, no? Pero naabutan pa rin namin eh. Yung taas naming nag-break yung daan, makita mo talaga yung bakas ng tire, yung gulong yun, kasama pala yun sa imbestigahan. Kayo, malakas yung pabor sa amin kasi kasalanan naman talaga niya eh. Yun nga. Hindi na natin maiwasan. Salamat talaga, pinayagan pa rin nila ako na mag-drive, magdala ng sasakyan. binalik nila yung dinadala ko talaga ng purse pa lang. Ito maraming yung kunin ko bukas. Madami yun. Sige. Hanggang dito na lang. Kasi parang gutom na rin ako eh. Bye-bye.